natin dito kung bakit nila naisip yung extra dito. So, kay Sir Joseph, sa bagong negosyo sa gitna ng pandemya, ano ang mga paraan na natulak sa inyo upang gawin ito sa kabila ng sitwasyon ngayon sa mundo? Yan ang isang napakagandang tanong at isang napaka hirap ding sagutin. Sa isang pandemya katulad nito, naisipan namin magbukas ng negosyo. At saka resto pa. Which is, yung iba talagang struggling, nagsasara, naghihikapos, naghihirap para maka-cope up sa ating pandemya. Pero kami, bakit kami nakaisip? Kahit ako nag-iisip, bakit kami naisipan na magbukas in spite na hardships? Alam naman natin na karamihan sa ating mga kababayan ngayon eh, naghahanap din ng mga trabaho, marami sa mga kumpanya nagsasara, marami sa ibang company eh, kalahati na lang ang sweldo. Kaya yung tanong mo eh, bakit sa panahon ng pandemya, nakaisip din kami magnegosyo? Siguro yung din puso at malasakit namin sa mga kababayan. Kasi sa negosyo namin, lahat ng staff namin, all Filipino. So meron kaming mga 10 to 15 staffs na nabibigyan namin ng chance na makapagtrabaho. Karamihan sa kanila ay galing sa mga nagsarang mga establishments. Yun, maganda yun. So from their own, attract din namin silang sumama at maging kagrupo sa aming negosyo. So yung tanong na bakit sa panahon ng pandemya, siguro yun isang bagay na very challenging. In fact, ilang beses din kami nila Ma'am Abby na muntik na magsimula pero hindi natuloy. Dati sana from Hura, meron na kaming plan. So due to some other reasons, hindi kami natuloy. Tapos ito nga, bigla na lang naming napag-isipan dito sa Sanad. So nakita ko din sa ibang mga tanong nyo, bakit sa Sanad? Kasi napansin namin dito sa Sanad, yung parang probinsya siya pero pataas. In fact, marami na rin tayong mga nakita mga Filipino community dito eh. Dati ang Filipino concentrated lang yan sa Gudaybia, sa Manama, mostly yan, area na yan. Filipino siya. Pag sinabi Gudaybia, oh, dahil Filipino dyan. Pag sinabi sa Nagpedo, medyo parang remote, malayo. Malayo sa... So, it's a challenge din kung bakit kami nagpunta ng Sanad. Maganda pala, at least may ibang area kayo na oo, prospect na magtayo ng negosyo. Nalaman din namin na may mga konti-konting mga Filipino rin eh. Meron sa Bandarito, may sa Bandarito, marami rin tumatawag. So, maganda rin itong namin na pag-isipan bakit sa Sanad. Okay. So, Ma'am Abby, sa tanong ko is bakit extra frosted? Pangalan niyo sa Yeah, okay. So, bakit extra frosted? Kasi unang-una, yung kumare ko ang may-ari niyan, 'di ba? Sila paring Julius and maring Ellen. At the same time also, yung quality ng foods is talagang masarap. It's like, you know, ibang yung mga like fast food chain na available sa Philippines, ganun siya nagle-level. Lume-level siya sometimes nga yung due to good feedbacks ng mga customers, minsan mas natataasan pa nila eh. Diba? Kasi nga, masarap yung foods. Talagang yung broasted is something na you can look forward to. Ibang klase yung pagkakaluto ng broasted dito. Yung spaghetti Filipino style. So, lahat ng Filipino foods na we can serve to the Filipino community, mga kababayan, meron tayo dito sa extra chicken broasted ng Sanad. Mahilig talaga sa... At mahilig sa pagkain ng mga Pilipino. Yeah, knowing everybody na Filipino. And not only that, siyempre, tinatap din natin yung market ng Arabs dito sa area ng Sanad. So, madami. So, yun. So, tanong ko sa inyo, ano yung mga future plans nyo sa business? Well, as my dad said na yung hanap po namin is to provide jobs and to reach out to other Filipinos as well. So, our future plans is to expand as well as to hit Moharap, hit Madea, and hit anywhere where there are lots of Filipino people are. Para we can provide jobs for them and we can provide them the food that they miss from back home in the Philippines. Okay.
Great. Ayun, great. Good, good. Okay. So, Mama Bay, ano-ano ang may papayo sa mga kababayan natin na nais din magtayo ng sariling negosyo? Ah, okay. So, ang mapapayo ko lang, unang-una muna, alamin mo yung passion mo. At saka, maging positive ka lang lagi and yung motivation mo, importante yan. Pero number one talaga, mag-ipon muna po tayo, mga kababayan, kasi kung wala tayong pangunahunan, mahirap din magnegosyo ng wala kang pondo. But at the same time, alamin mo din yung bine-venture mo na negosyo. Siyempre, dapat alam mo yung background niya, napag-aralan mo na rin sa market, na alam mong kikita, especially it's a food business. So, yes. Isang pang pinakamaganda, may papayo ko sa mga kababog Filipino is practice patriotism. Suportahan natin ang negosyong Pilipino. Mapa-cold store, mapa-laundry, mapa-restaurant, wherever na may mga Filipino businesses, let's patronize. Hindi naman yung mga other nationalities like the Indians. Indians, yes. Nag-prosper sila. Almost like most of the cold store dito, parang puro Indians. Pero ngayon, meron na rin mga Filipino cold store na nagsisimula. Oh, nagsisimula na sila ngayon. So, katulad ng business namin, kung meron po kayong mga negosyo na pwede naming supportahan, like kung cold store kayo, meat products, chicken, condiments, lapit po kayo, matutulungan namin kayo. Bakit kami kukuha sa iba kung meron naman mga Pilipino na nagnegosyo din? Kaya nga naisip namin po sir, napuntahan dito, at least buong pa rin, makikita nila sa YouTube na at least nagtutulungan tayo mga Pilipino. Sa ating mga Pilipino, patriotism po, kailangan namin na supporta nyo, at kung kailangan rin yung supporta namin, bakit hindi? Di ba? Kung may mga cold store nga kayo, sa inyo kami bibili. Ano lang yan, exchange give of commerce. Take. Yes. Tayo po yung mga Pilipino ang makikinabang, diba? True. Correct, no? Tama. Do you have to ask us or do I just say it? So, imbitahan mo yung mga kababayan nating mga Pilipino na... To all my Filipino friends, my family, and to Filipinos in general, especially the locals and other nationalities in Bahrain, I invite you to come at Extra Chicken Roasted in Sanad and enjoy our food. Thank you very much. Location dito, ipipin comment namin sa description below at sa contact number para pag pumunta kayo, makikita nyo kami. Thank you!